Hi. Isashare ko lang po sa inyo, no? Kasi marami po kasing nagtatanong sa akin pag pinopost ko sa Facebook yung ginagawa kong curry pop. Marami pa rin po nagtatanong, nagme-message, ate, ano ang procedure? Ate, paano mo to ginawa? Ate, saan mo to nabili? O ganyan-ganyan. Kahit po minessage ko na sila sa messenger nila yung mga ingredients tsaka yung kung paano ko niluto, ganun pa rin tanong-tanong. So ngayon, para maganda, pakita ko na lang sa kanila yung video kung paano ko siya ginagawa. So ngayon, ang ginagawa ko po, nagigiling ako ng minced beef, or kung may mabibili kayong giniling na nabaka, mas maganda. Giniling na baka. Tapos, ayan. Maliliit na hiwa ng carrot. Tapos. Tapos, yung sibuyas. Tapos, ito yung ito ang importante dyan sa curry pot. Yung patatas, maliliit din. Oh. Ayan, tapos po, nilalagyan ko siya ng ayan, curry powder. Curry powder. Pampalasa siya. Curry powder para may kulay ng konti, paprika. Tapos, cumin powder. Tapos po ang yung pastry, hindi ako gumagawa. May nabibili kasi dito ang pastry na yari na siya, which is maganda. Hindi mo na kailangan maggawa ng dough. Tapos, anuhin mo pa siya. Mamasahin ngayon. Ang binibili kong pastry, ayan. Ito po yung brand. Isang sheet siya. Ayan siya, oh. Yan. Tandaan nyo po itatak niya, pampas. Yan ang ginagamit ko. So, papakita ko na lang po mamaya kung paano ko siya gigisahin. So, magkita-kita na lang uli mamaya. So, una kong ginagawa, kasi ang beef, hindi yan dapat nagtatagal eh, kasi mentras mo niluluto siya ng matagal kumukunat. So, ang una kang ginagawa, ginigisa ko muna siya. Kailangan mainit na mainit yung paglulutuan nyo para hindi dumikit. Ginigisa ko muna yung beef. Ayan siya. Ayan, minced beef. Ginigisa ko muna siya. Tapos pagkagisa, inaalis ko. Hindi ko na hinuhugasan ito kasi dito ako magigisa ng garlic, onion, tsaka yung iba pang ingredients para yung lasa ng beef nandoon sa mga sahog. So, mamaya pakita ko sa inyo. So, ayan na siya. Ginisa ko muna siya sa konting bawang tsaka sibuyas. Pero, konti lang, ha? Kasi, gagamitin nyo tayo pang gisa mamaya. Para lang magkaroon siya ng ano, lasa. Ayan, gisahin nyo lang siya hanggang sa maging medyo brown-brown na siya. Pero, wag overdone. Kasi kukunat siya. Basta makita niyo lang yung pagkapula niya is mawala. Mabango ang beef. Kasi itong curry puff, ginagamit ito nung iba sa mga party-party, pang ano nila, starter nila yan. Harus, yung iba niyan, mga Indian, may party-party yan. Parang samosa. O, ayan, no, nakita nyo, medyo nag-iiba na ang kulay niya. Anuhin nyo lang siya. Tapos, pagluto na to, magigisa na ako, tapos, pagluto na yung patatas at carrots, tsaka ko to ibabalik. Tapos, titimplahan ko na siya. Doon sa mga spices, hindi ako nagsusukat. Tinatantya ko na lang. Tapos, pag malalapit na siya maluto,
tinitikman ko, tinitingnan ko kung ano yung kulang, dagdagan ko, pero huwag masyadong dadamihan kasi mahirap magbawas, madali magdagdag. Yan ang tandaan nyo. Ibaling magdagdag kayo, pero yung magbawas kayo ng lasa, napakahirap nyan. O ayan, okay na siya. So ito, aalisin natin to. Magigisa naman tayo. Okay, sa pagigisa naman, lagi niyong uunahin ang sibuyas. Huwag niyong uunahin ang bawang, kasi pag ang bawang naging brown, papait na siya. So, lagi niyong uunahin ang sibuyas. Pagka nakita niyo yung sibuyas, medyo clear na, tsaka niyo ilagay yung bawang. Yan ang tip ko sa inyo para hindi pumapait. Unahin ang sibuyas. Ayan, medyo okay na siya. Lalagay na natin ang bawang. Naglagay na ako ng bawang kanina doon sa minced beef nung ginis ako siya. Pero maglagay pa rin ako dito. So, habang naluluto yung sibuyas, naluluto ngayon yung garlic nyo, hindi nasusunog. Hindi ko na hinugasan itong pan kasi yung lasa ng beef mapupunta dito sa pagigisa ko. So ngayon lalagay ko, susunod yung carrot. Yung carrot, maliliit lang ang hiwa. Huwag masyadong malalaki. Pati ang patatas. So, ayan na siya. Gisa-gisa. Ganyan. Tapos, ilalagay nyo yung patatas. Medyo madami ito. I-ano ko kasi ito. I-freeze ko. I-stack. Para pag gusto nilang kumain ng snack, meron ako nakukuha sa freezer. Tsaka ko siya binabalot sa pastry. Ito pala, lambutin nyo muna ito. Kailangan malambot na malambot. So, maglagay muna ako ng a teaspoon of salt. Hindi muna ako maglalagay ng spices. Mamaya ako maglalagay pagkagisa ko nung pag nilagay ko na yung minced beef. Tapos maglagay tayo ng nag-boil ako ng tubig. Lagyan natin siya ng tubig para lumambot siya. Yan. Hayaan lang natin siya lumambot. Tsaka natin lalagay yung beef. Ayan. Pag kumukulo na siya, tatakpan natin, tapos hayaan muna natin siya lumambot. Sige. Hi! Ito na naman ako. O, ayan o. Ito yung ginis ako kanina na patatas, carrots, at sibuyas. Ayan. Medyo na da-dry na siya. Para siya mag-evaporate, medyo lakasan nyo yung apoy nyo. Pag ito, medyo tuyo-tuyo na. Pero hindi naman tuyong-tuyo ah. Pag medyo, kasi ang pa-pastry, hindi kailangan dyan may sauce. Kasi pag nilagay mo na siya sa pastry at may sauce siya, mabubutas yung pastry nyo. Kaya kailangan dry. Hindi naman dry na dry. Well, tansyahin nyo lang. Hindi nyo siya lalagay ng sauce kasi tingnan nyo yung katas ng patatas. Oh, andyan. So, ito yung ginisa ko kanina na beef. Di ba sabi ko sa inyo, inuuna ko ang beef. Ilalagay na natin siya. Ayan, para siya ay lumasa na. Wow, parang ang sarap naman itong iulam.
Tapos, lalagyan natin siya ng curry powder. Yan ang magpapasarap. Ang curry powder, may strong, may mild. Ang ginagamit ko, lagyan ko muna siya nito, isang teaspoon o half, 1.5. Ang curry powder na ginagamit ko, yung mild lang, hindi siya masyadong maanghang. Tapos, lagyan nyo siya ng, taktakan nyo ng cumin. Para din tong curry powder, magpapalasa din siya. Yung paprika, pangkulay lang. Paprika is manamis-namis. Siya nga pala, masarap na sandwich yan. Sa breakfast, yung paprika, yung avocado toast. Mag-toast kayo ng tinapay, lagyan nyo ng mash na avocado, lagyan nyo ng paprika, ay, sarap. Ayan o, kita nyo. Tapos lagyan natin ng paprika. Para lang medyo pumula-pula. Tapos nito, titikman nyo na. Kayo na bahala mag-adjust ng lasa. Kung gusto nyo ng maanghang, dagdagan nyo ng curry powder. Tapos, lagyan nyo siya ng konting sugar, brown sugar. Mga dalawang ganito. Hindi naman kasi masarap, masyado matamis. Hindi ako maglalagay ng black pepper, ha? Kasi may curry powder na. Oh, ayan, oh. Kita nyo, di ba? Nag-iba na siya. Tikman natin. Dagdagan pa natin ng curry powder. Masarap, maraming curry powder. Tsaka konti pang sugar. Sabi ko sa inyo, madali ang magdagdag kaysa magbawas ng timpla. Kita nyo, kung may kulang sa lasa, pwede kayong magdagdag. Kita nyo, na siya, lumapot na siya. Medyo patutuyuin ko lang ito. Pagkatapos nito, pag kumulo na, wala na, okay na. Ang sarap! Mamaya, pakita ko sa inyo yung magagawa ko ng mga 4 na piraso. Pakita ko sa inyo yung nakabalot na. Ay, grabe, ang sarap sa kanin. See you, bye-bye!